Mga kaibigan, welcome back. Ito po, pag-uusapan natin si Kai Soto at ang mga bagay na sinabi sa kanya ng mga former NBA players. Kasi mga kaibigan, may lumabas po na article doon sa Japan na si Kai Soto nga daw po ay candidate na sumunod sa yapak ng mga NBA players na nagmula sa Asia. May lumabas po na article about dito kay Kai sa isang Japanese website. About nga po ito dito sa paglalaro niya sa Hiroshima Dragonfly. Ito yung website mga kaibigan, basketballpress.com. Mga kaibigan, Japanese pero maaari po natin itong i-translate sa English. Ito, translate natin para mas maunawaan natin mabuti. Nandito yung details about sa pambato natin. Ang 20-year-old na representative ng ating national team, ang greatest weapon daw ng pambato natin ay rebounding at scoring in the paint area. At ito yung height ng pambato natin, 220 cm ang nakasulat dito. So possibly talaga ang sinulat nila dito ay naka-shoes ang pambato natin. Kasi 2.18 lang po ang pambato natin, 7'2". Pwera na lang kung talagang tumangkad ang pambato natin ng half inch. Pero posible yan mga kaibigan. So nakasulat din dito mga kaibigan, he played in the Australian League until February and has experience of winning the league MVP. Yan po yung fan MVP. In the future, he is considering a challenge to the NBA. Talaga naman susubukan ang pambato natin ngayong taong ito muli ang NBA. At umaani daw talaga ito ng attention as reported by the media as an Asian NBA player candidate following Rui Hachimura and Yuta Watanabe. Yan po mga kaibigan ang mga NBA players na nagmula po dito sa Asia at specifically dito nga po sa mismong bansa na ito sa Japan. So nakikita nila ang pambato natin na susunod sa yapak ng dalawang NBA players na ito na nagmula sa Asia. Mga kaibigan, usapang NBA. Ito po mga kaibigan yung dalawang NBA player, mga dating NBA player na may mga bagay na sinabi sa pambato natin. Silipin po muna natin, total na pag-usapan natin ito. Si Paul Mokeski mga kaibigan, nagkaroon ito ng panayam sa PTB Sports nung nakaraang mga buwan. About nga dito sa pambato natin, sinabi po niya, he has the talent to play in the league. At sinabi pa niya na kailangan daw mapunta ang pambato natin sa right situation dito nga sa NBA Summer League. At eto na nga, papasok talaga ang pambato natin dito sa mga NBA Minicup at NBA Summer League. So maganda yung direction. So tama talaga, akma dun sa gusto ng NBA players o advice para sa pambato natin. Ngayon lang, kailangan din sundin ng kampo ng pambato natin o matupad talaga yung gusto natin na makapunta si Kai sa NBA team dito sa Summer League na meron siyang playing time. Kasi sabi nga rito ni Paul Mokeski, doon ka sa team na talaga makakapaglaro ka ng at least 25 minutes na playing time. Pangalawang NBA player na may sinabi sa pambato natin, si Chris Anstey mga kaibigan, isang Australian former NBA player. Nakakausap ko ito sa Twitter o dito sa Instagram. Ito yung sinabi niya sa akin about sa pambato natin. Kasi tinanong ko sa kanya before kung sino talaga ini-scout ng NBA team dito sa game ng Adelaide. Si Kai, si Franz or si AC. Sinabi niya sa akin si Kai. At sinabi pa niya sa akin na I think he'll end up on a roster. Yan yung nakikita niya. Maring may alam siya o talagang ito ay palagay niya. So ibig sabihin talaga may potential talaga ang pambato natin na makapasok dito sa NBA kasi nakikita ito ng dating naglaro mismo doon, first rounder pa. At ito hindi raw niya sigurado kung ito ay New York Knicks pero maglalaro daw, pero alam niya ng ating pambato talaga maglalaro dito sa NBA Summer League. So ibig sabihin talaga may alam nga po talaga si Chris Anstey na hindi talaga natin alam. So ito lang po ay mga patunay mga kaibigan na talaga may potential ang pambato natin na makapasok talaga o sumunod sa yapak ni Rui Hachimura at ni Watanabe na makapasok dito sa NBA.